Ngayon, magluluto tayo ng tuna salpikaw. Kilala din ito sa tawag na salpikadong bariles. Magandang araw mga kaluto. So ngayong araw na to, magluluto tayo ng tuna salpikaw. Kilala din ito sa tawag na salpikadong bariles. Nagmula ang salpikaw sa salitang salpikar, na sa Espanyol ang ibig sabihin is to splatter. Kasi pag nilagay natin dito yung pinakakarne doon sa may mantika, tumatalsik ito. So bago tayo magluto, ito yung makailangan natin. Bago po tayo magluto ng tuna salpikaw, bibigyan ko po kayo ng mga tips sa mas maayos at mas masarap na pagluluto dito. Una po, sa original recipe ng salpikaw, ang ginagamit po dito yung baka, yung pinaka-tender doon na part ng baka. Pero sa recipe na ito, gagamit tayo ng isda. Ang gagamitin natin ay tuna. Dahil gumamit po tayo ng tuna, naglalagay ako dito ng ginger powder. Yun po ay nakakatulong upang makabawas ng lansa. Pero ito po ay optional. Kung gusto niyo may ginger powder, pwede nyo lagyan. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo naman itong hindi isama. Sa recipe po na ito, gagamit tayo ng tatlong iba't ibang klase ng sauces. Ang una po natin gagamitin, yung tinatawag natin na Worcestershire sauce. Again, pag nakikita nyo sa palengke, ang nakapangalan dito ay Lea and Perrins. Ang tamang pronunciation po nito, Worcestershire. Hindi po Worcestershire, Worcestershire. Gagamit po tayo dito ng liquid seasoning. Hahaluan din po natin ito ng oyster sauce. So just in case po na sa inyong pagtitimpla ay maging medyo maalat, dagdagan nyo lang po ng kaunting tubig at kaunting asukal para bumalanse. Lastly po, gagamit tayo dito ng French technique. Ang French technique, ang tawag po dito is Monte a Burr. Ang ibig sabihin po ng Monte a Burr, yun po is to mount with butter. So pag natapos po natin lutuin yung ating tuna salpikaw, pag pinatay natin yung apoy, maglalagay po tayo ng kaunting butter at hahaluin natin para maging mas maganda yung sauce natin, mas maging shiny at mas malinamdam. So tara, luto tayo. Ibabrown lang natin itong bawang. Lagyan ng konting ginger powder para patanggal ng lansa. Lagyan ka ng konting tubig.
Magawin mo itong worst case ko. Lagay ka rin itong more seasoning. Lagay ka ng oyster sauce. Ayan, marunong ka na magluto ng napakasarap na tuna salpikaw. Isa ito sa mga paborito kong recipe. At I'm sure magugustuhan din ito ng pamilya mo. So kaya iluto mo na ito sa mga mahal mo sa buhay. At huwag niyo pong kakalimutang mag-leave ng comment, mag-like, share at subscribe dito po sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat.